What's up guys? Good morning. Today mag-install tayo ng central lock system ng Mitsubishi Lancer 1997 model. Yung bagong kuha natin na sasakyan. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng central lock system na o kaya module po sa remote control ng door lock system ng ano natin, ng kotse natin. So meron tayo ditong mga gamit. Meron tayong multimeter, screwdriver, electrical tape, set ng screwdriver. Tapos meron tayo diyan 10 millimeter na socket para sa ano, kung may tatanggalin tayo, may mga tornillo tayong tatanggalin, cutter, long nose pliers. Tapos ito yung module na gagamitin natin guys, made in China, pero okay lang yan, galing ito sa Mazda natin dati, yung puti. And ginamit ko ito sa alarm system. So yung iba na wire, binalot ko na lang. It may baka kailangan din natin sa mga susunod na araw kung may mga gusto pa tayong gawin. Yung alarm system, gagawin ko rin yun, ilalagay ko rin yun. Susi is dalawang set to, pero nandun sa bahay yung isa. So guys, simulan natin. So yun guys, natanggal na natin yung ano, natanggal na natin yung cover dito sa harap para makita natin yung mga wirings dito sa loob. Ito pa yung speaker wire ko. Tapos hanapin natin dyan yung papunta dito sa door na mga wires. Hanapin natin dito. Then let's see. Doon natin i-connect yung module. Meron tayong kailangan tanggalin tornilyo para lumuwang. Tanggalin natin tong tornilyo ng fuse box natin para makita natin yung likod. Nandun yung cable papunta doon sa driver side door. So tanggalin natin itong may isang bolt ito para makita natin yung wire doon sa likod. Bubunutin lang ito. Okay. So ito. Open natin ito guys, medyo mahirap tanggalin. Okay, kailangan natin yung screwdriver. Meron itong lock na hindi natin matanggal-tanggal, kaya itong lock natin ng screwdriver. Oh shit, lock this. Nag-i-English na naman ako mga ganyan. Okay. So itong wire na to, it's papunta ito sa may mga open wires tayo dito ya. Naglagay din siguro sila noon. Yun guys, ito yung wire na papunta yun sa loob, yung connector na yun, puti na yun nandoon, papunta dito sa driver side door.
speaker sa mga wirings, interlock system. Okay, so hanapin natin yung command ng no close, open ng ano. Tapos yung common, doon tayo magko-connect doon sa galing na galing sa ano, galing sa module. So ito, pwede na rin dito tayo kumuha para hindi tayo mahirapan doon sa loob. So ang dati, nag-install na kasi ako dati ng ganito. Yung ito, itong brown, mga itong pinutuloy na to, brown, tapos white brown. Command na mo, brown, white brown ang ginamit nila doon. So putol na pala to. Ito natin yung brown, white brown. Kunin natin yung module. Try natin. So ito yung module, guys. Hanapin natin yung ito yung power supply. Ito yung power supply. Yung red. Tapos yung okay, so ang command nito galing kasi sa Mazda ito eh. Ang command, yung common nito is nandito sa negative. Sa negative naka-connect yung common nung mga relay natin. So it means this, ito yung 12 volts. Mga 12 volt supply sa command galing doon sa relay. Okay, hanapin natin dito kung nasaan yung normal close, normal open. Ewan ko guys kung nasusundan nyo ako kasi medyo magulo yung video ko eh. So ito yung command, ito yung itong dalawang ito, wala naman kasi nakalagay dito, pero for sure naka-connect na kasi ito, naka-install dati sa Mazda eh. Ito yung command, ito yung command open close, open close niya, yung yellow, black yellow. Kung parehas tayo ng module na gagamitin. Tapos yung common naka-connect siya dito sa black, sa negative. Yung common napapunta sa relay. Okay, so ito yung positive niya, dito yung fuse. Ito fuse, maliit na fuse box niya. Fuse cover should say. So let's try guys, i-install natin, subukan natin. Mga sagaling dumana. So ang kinuha ko dito guys is yung brown. Yung kasi ganito rin yung sa Mitsubishi Lancer ng kaibigan ko, at nakaabang na rin yata ito noon pa. Nag-install siguro sila dito noon, tinanggal lang ng binenta. So ito yung kinuha natin, itong brown wire na galing doon sa door, ha? Connector ito papunta sa door, sa pintuan. Then white brown. Na-try natin i-connect yung module. Ito ano ka bang dito?
So for safety, cover the wire kasi hindi ko tinanggal yung baterya. Okay. Tapon natin yung connector. So in-install ko yung in-install ko tong positive sa ito yata yung power supply. Ito yung power supply na galing dun sa baterya. Supply ng fuse box na constant positive 12 volts. Supply dito sa fuse box. Constant po yan kahit di nakasusi. Direct dun sa battery. So meron tayong constant 12 volts dito. So hanapin natin yung negative. So negative guys, so, gaya na sabi ko kanina, yung common wire ng papunta sa relay dito sa module, dito sa module naka-connect siya sa connect nyo sa negative. Yan guys. Okay, so ilagay lang natin sa kung saan sa body parts ng sasakyan para makakuha siya ng negative power supply. Ilalagay ko siya dito guys sa may tool nilo dito para magkaroon tayo ng power supply. Medyo kahirap, may kahirapan nga lang ng konti, magsisilip-silip sa ilalim ng sasakyan. Yun, may power supply tayo, pumitik na yung relay. Maririnig nyo. So, siguraduhin mahigpit para hindi siya mag-lose power supply, mag-lose power para nakalakayo nung bumukas ng kotse. May yun. Yun guys, so dito tayo sa command naman tayo. Okay, yan ko nakikita nyo ay medyo magulong yung wiring. So naka-connect na yung negative common wires ng ng power supply dun sa relay. So ito means to, pag pinitik mo yung relay, pag papinitik mo yung remote, tatakbo dito yung 12 volts na power supply para supplyan yung motor ng pintuan. So try natin dito guys, ilagay sa yung black yellow. Iko-connect natin doon sa white brown white. Tapon natin yung wire. Okay. Mag-ingat lang guys kasi ako minuksan ko siya. Ay, nagwa-wire ako, alam kong mali ito. Nagwa-wiring ako na naka-connect yung battery ako. Once na na-tap ko ito sa body, yung live wire nito, yung 12 volts nito, maring masira yung fuse ko. Okay, so na-connect ko na siya. Ito, try natin. Ito yung open. Yan guys, ayaw gumana. Okay, lock. Pero pinindot ko yung lock, bumukas. Pinindot ko yung close, ay yung open, nagsara. So it means guys, baliktad yung wire natin dito.
So ililipat natin siya. So, i-close na natin yung connection na yon kasi sure naman na tayo na yun na yun. Okay, dito sa door, yung papunta sa pintuan guys, na cable, tatandaan nyo, brown, white brown yung command ng open close ng mga doors natin sa Mitsubishi Lancer 1997 model. Tanggalin nyo lang yung connector, mag-tap kayo dun sa white brown na wire papunta dun sa pintuan natin, yung driver side door. So, okay. Okay. So, kung ang gamit yung module, parehas tayo yung ganito, yung kung ano pa nga nabura na yung end call na module, kompleto to, may alarm system, may engine starter, merong window up and down, yung glass ng window natin, kompleto itong ano na to, itong module na ito. Pero ang ginamit ko lang yung interlock system nya, yung central lock system ng door, yun ang ginamit ko. So ang gamit ko, no, kung parehas tayo ng module na gagamitin, is ito sa connector, connector na to, ang gamit ko is yung black, yellow, tapos yung yellow cable nya, yun yung close open na yun yung close open na relay para open close yung pintuan natin, open close, close open. So let's try guys, bago natin isara yung connector. Harangan pa lang ito. Bago natin isara yung connector, try natin. So open. Kita ba? Okay, pumitik na yung pinto natin. Close. Okay. So success na guys. Okay na yung central lock system natin. Close. Open. Close. Okay, all right. So ulitin ko guys, itong kung saan ko kinuha yung cable wire na yon, yung wire na yon ng connector ng papunta sa pintuan. So ito yung connector na yung puti na yon, nakikita nyo yan, papunta sa pintuan yan. May speaker, central lock system ng kotse, mga 1997 model, meron na yan. Yung dipindot dito, ito, kung sinarado mo ito, pipitik yung ano, pintuan. So itong 1997 model na ito, wala siyang actuator dito sa driver side. Itong Mitsubishi Lancer 1997 model. So yun guys, dito nyo kukunin yan, cable na yan, papunta dito sa door. Yung cable na yan, papunta dito sa pintuan na to. Yung wire, ang laman yan is wire ng speaker, wire, window, up and down, lock system also, nandyan din. So, ang central lock system yan, yung command yan, is yung brown, tapos yung white brown na wire ang kukunin nyo. Doon nyo itatap yung galing doon sa module dito, yung commands ng module nyo. Okay, makikita nyo na, baliktarin nyo na lang yon kung ano,
kung baliktad nun sa remote, maring mag pinipindot nyo yung bukas, nagsasara. Ganun lang yun. So yun guys, review natin power supply na positive. Dito ako kumuha sa supply ng fuse box, constant 12 volts. Tapos yung common ng relays, dito ko kinuha, dito nakalagay sa negative, doon nilagay ko doon, kinunik ko doon. Ito yung negative power supply, yung black. Itong tatlo is yung command ng papunta rito. Ayan. Pag itong papunta dito sa relay, so naka-open yung relay, pag pinundit mo yung remote, magsasarado yung relay, dadalhin niya dito yung power supply, i-connect niya doon para bumukas yung pinto at magsara. So yun guys, sana makatulong sa mga gustong maglagay ng central lock system ng sasakyan nyo na Mitsubishi Lancer 1997 model. So yun guys, gumana na siya, okay na siya. Ito yung mga wires na sinarado ko, yun yung mga pwedeng gawing engine start, pwedeng alarm system pag hinawakan yung sasakyan nyo at inuga ay tutunog. Naka-install kasi dati so sa Mazda ko. So yun guys, review natin. Open. Okay. Close. Alright. Okay na guys. Ira-wrap up na lang natin yung mga cables. Siguraduhin natin walang naka-open na cable dyan, na wire dyan, para hindi tayo alam na this. So ibabalik natin ito pala doon. Yan ang pinakamahirap na medyo gawin, pero okay lang, kaya-kaya. Hindi bumaba yung mga pintuan natin. Alright, we're going to close these wires. First, I forgot. Kalimutan kong isarado yung wires. Okay. Isa pa, para hindi tayo magkaroon ng open wire dyan, para hindi tayo magkaroon ng shalin dito sa ilalim ng sasakyan natin. Cover up natin yung mga wires na nabuksan-buksan. Wrap up natin sila na maayos, para hindi tayo magkaroon ng shoot tight ng wire. Short, more skill. Yun guys, kailangan natin balutin na maayos yung mga wire, yung mga sugat, kasi delikado. So another check bago isarado. Open, close. Open. Okay. Close. Okay. Good, 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 good. So, ilarap natin na ito, mga cable, mga higan, mga prints. So, ihiwalay natin yung, isarado natin yung, ihiwalay natin yung cable ng power supply. Saka natin siyang balutin. Okay.
ko. Pagkakaroon. Guys, sinuksok na natin doon sa taas. Tapos saka natin i-tape para naman magkapag tumatakbo yung mahulog naman. Sinuksok ko na lang siya doon guys. Tapos i-tape natin dyan. Okay. Okay ah. Balot na lang guys. Maigan. Yan. I-tape natin dito para sa matibay. Dito ba yan na to? Para hindi siya mahulog. Dito guys, okay na yan. Ang problema ko pala yung fuse box. Kalabas yung welder. Babalik na natin guys yung cover ng yung bolt ng fuse box natin para hindi siya mahulog. Okay guys, another review before closing. Open, close. Alright, alright, alright my man. Tanggalin ko lang yung sticker wire muna. So yun guys, sana nasundan nyo yung pagkaka-install natin dun sa central lock system ng sasakyan natin. I-wrap up lang natin. Ibabalik lang natin yung cover. Double check natin kung may mga naka-open na wire po para hindi tayo magka-problema. Ibabalik lang natin yung cover. Yung diver dito sa taas, guys, ha? Hingputan natin para hindi siya tunog-tunog pag tumatakbo. Guys, alright, it's okay na. Nasundan nyo guys yung
update lang naman doon, hindi yung tutorial guys, ah. Disclaimer lang ha. Hindi yung tutorial. Maraming magagaling mag-install dyan ng central lock system ng sasakyan. Kaya sa akin, update lang dito sa Mitsubishi Lancer na bagong acquire natin, bagong kuha natin. Our dream car. No, our dream car, man. Dream car. At pagka-itim naman kasi yan. Yun guys, gumagana na siya. Okay na. It's okay na sa alright. Yung guys, success na, na-install na natin yung remote control ng kotse natin. So hindi na siya disusi ngayon. Yun guys, nag-automatic pa siya pag naka 10 minute, naka 1 minute na siyang nakapindot, naka-open, mag-automatic lock siya. Yun yung kagandahan sa module na yun. Kompleto kasi yung module na yun. Meron siyang alarm system, meron siyang engine start stop, meron siyang window up and down. Maganda yun. Gagawin natin dito, tatry natin gawin, sana kayanin natin gawin, sana masundan natin. Pag-aaralan natin guys, kasi ako hindi naman kasi ako electrical electrician ng sasakyan. Although nagtrabaho tayo dati sa electrical, industrial electrical, medyo magkalayo, medyo hindi parehas yung installation. Pero kung electrician ka, maintindihan mo yung mga command, normal open, command normal close, command negative, positive, ay may iwasan mo yung pagkasunog ng module na binili mo o kaya ng mga fuse mo. Yun guys. So hanggang dito na lang ulit guys yung update ng Mitsubishi Lancer natin 1997 model. Sa susunod guys, titingnan ko kung ano pang pwede natin gawin, kung ano pang kaya natin gawin dito sa sasakyan natin. So, i-update ko lang kayo kung ano mga magagawa natin dito sa sasakyan natin na lang. So, okay na yung central lock system. Magana na siya. So, yun guys, maraming salamat ulit sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga subscribers natin. Sana dumami pa kayo. And tuloy-tuloy, i-update ko kayo kung ano mangyari dito sa sasakyan natin. So tomorrow, makandino muna tayo gumawa dito sa sasakyan natin. Mag-fishing ulit tayo. Gusto ko rin mag-relax-relax kasi medyo loaded na tayo sa mga muskila. Sabi nga ng iba, pabayaan mo yung problema, mga problema sa'yo. So, huwag na lang muna natin isipin yung mga problema na yan guys. Tomorrow, magre-relax siguro tayo. Maaaring mag-fishing tayo. O kaya, let's see. Tomorrow, update ko kayo tomorrow. So, yun guys. Maraming salamat ulit sa mga nanonood sa mga videos natin. Pasensya na. Medyo parang, medyo malamig na dito sa Kuwait. So, signing out guys. Bye-bye.